Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano yun?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahira ng langis upang maging hari. Inutusang kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon?" Sumagot si Saul, "Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalisita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkos ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon." Sinabi ni Samuel, "Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain
kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kaniyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagamat ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot at niayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahonang kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating ninoloob. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang alagad ninyo'y hindi. Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit.
Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang alak sapagkat puputukin ng alak ang balat. Kapwa, masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, sa mundong ating ginagalawan, meron tayong mga tinatawag na the standard of greatness. No? Tanyag ka kapag ikaw ay matalino. Tanyag ka, sikat ka, great ka kapag ikaw ay nasa kapangyarihan. Tanyag ka, great ka, na greatness ka kapag ikaw ay may pera, mayaman. Sikat ka, siguro way back sa high school days mo, college day mo, or even elementary days mo, kapag ikaw ay matalino sa klase, officers ka sa klase, sikat ka sa isang campus. That is our standard of greatness. Minsan, nasasabi natin ng isang kapitbahay na maganda ang kanyang pamumuhay, napakapalad niya sapagkat maganda ang kanyang bahay, maganda ang kanyang trabaho, mabuti ang kanyang pamumuhay. But in our first reading today, taken from the book of Samuel, sinabi dito na si Saul ay naging isang hamak. Ibig sabihin, hindi naging tanyag. Naging tanyag lang si Saul noong isa siyang naging hari ng Israel. At paano siya naging hari? Dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Sinabi sa ating unang pagbasa, ikaw mismo ang nagpapakilalang ikaw ay hamak, hindi tanyag. Ngayon ikaw ay pangunahin ng Israel. Ibig sabihin ng pangunahin, ikaw ngayon ay hari ng Israel sapagkat hinirang ka ng Diyos. At bakit siya hinirang ng Diyos? Sapagkat sinunod niya ang kagustuhan at kalooban ng Diyos. My dear brothers and sisters, it is very clear in our first reading, ang ating unang pagbasa, that the standard of greatness na maging isang tanyag tayo ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po, no? Ang isang taong great, no? Isang taong tanyag ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. That is the standard of greatness, to follow the will of God. But isa sa tanong sa atin, bakit Father minsan, most of the time, mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos? Ulitin ko, bakit minsan sa buhay natin, tinatanong natin, bakit ba kay hirap-hirap sumunod sa kalooban ng Diyos? Isa lang po ang maisasagot natin sa tanong na iyan, may kulang sa atin. Mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat may kulang sa atin. Ang unang kulang sa atin, kulang tayo sa pagmamahal. Dapat nating mahalin yung nag-utos sa atin. Sino ang nag-utos sa atin? Nasundan natin ang kanyang kalooban, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Di ba masarap sumunod sa isang tao kapag mahal natin ang isang tao? Di ba masarap sumunod at hindi mabigat ang pagsunod natin sa ating mga asawa, nag-asawa na gawin yan, gawin ito kapag mahal natin ang ating asawa? Di ba tayong mga anak, masarap sundin ang ating magulang kapag mahal natin ang ating magulang? Yan ang unang kulang sa atin. Kulang marahil tayo sa pagmamahal sa Diyos. Kaya mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Diba? Ulitin ko, kapag mahal natin ang Diyos ng buong buo,
hindi mahirap sa atin na sundin ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Hindi mabigat ang salita ng Diyos kung mahal natin ang Diyos at hindi lang ang salita ng Diyos. Pangalawang kulang po sa atin, bakit mahirap at mabigat sa atin sundin ang kalooban ng Diyos? Pangalawa ay kulang tayo sa pangunawa kung bakit natin dapat sundin ang kalooban ng Diyos. Unang kulang, pagmamahal, to love. Pangalawa, to understand kung bakit natin kailangang unawain na sundin ang kalooban ng Diyos. Dapat nating pagmunihan mga kapatid at unawain kung bakit natin kailangang sundin ang kalooban ng Diyos. Unang-una, unawain natin na ang salita at kalooban ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Lahat ng salita ng Diyos sa Ebanghelyo, sa mga pagbasa at sa Biblia, lahat po yan ay para sa ikabubuti natin. At kailangan nating maunawaan yan. Na kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, mapapabuti tayo. Ang nilalaman ng kalooban at salita ng Diyos ay ang laman nito ay kapayapaan. Laman nito ay pag-asa. Ang content ng salita ng Diyos ay pagmamahal, pagpapatawad, lahat-lahat ng kabutihan. Diba? Kung uunawain natin yan, Father, kung susundin ko pala ang kalooban ng Diyos, mapapabuti ang aking buhay. Magiging payapa ako at maging mabuti ako sa harap ng Diyos at sa kapwa. Sa ating ebanghelyo ngayon, gusto ng Diyos na pumasok sa ating kalooban, sa ating buhay. Pero paano siya makakapasok kung andun pa tayo sa mga luma na tradisyon ng ating buhay at sa mga lumang prinsipyo na kinagagalawan natin? Sabi ng Diyos, bagong alak, bagong sisidlan. Gusto ng Diyos na magbigay ng bagong alak sa buhay natin. Ito yung alak ng pagmamahal, alak ng kaligayahan, alak na magiging masaya tayo, at alak na magiging mapayapa tayo. Ngunit, paano maibibigay ito ng Diyos kung may kulang sa atin? Ano yung kulang? Pagmamahal sa Diyos at pag-unawa kung bakit natin kailangan sundin ang kagustuhan ng Diyos. Gusto ng Diyos na maging bagong alak ikaw at magbigay siya ng bagong alak sa iyo. Paano? Sundin mo ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Ipagpatuloy natin ang ating banal na misa sa panalangin ng bayan. Magsitayo pong lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos, at ang mga pinunong lingkod, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at paghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkahalatang kabutihan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging bukas sa mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo,
sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang reliyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway maging mga daan na mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayan ng pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo tanggapin iyong basbasa nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ng banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Magsitayo na po ang lahat. Magsiluhod muna. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, naturo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat na tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Lakas at ang ulan,
Panginoon Diyos nating lahat. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras po ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes, Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga at ikalima ng hapon. Kapag Biyernes po at araw na Linggo, ikalima po ng umaga hanggang ikawalo po ng gabi. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinagpasalo mo sa pagkain iyong bigay para kami ay pagbuklurin, ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabaspas, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sa binyag na ikaw ang kanilang ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin.